ito, makintab na siya. Pero kailangan natin i-anodize. Kasi ito, prone pa ito sa gasgas. Madaling magasgas yan pag hindi na-anodize. Ito na yung offset natin. Nakababad na sa solution. So, yung pag-set ng amperes nito, depende sa surface area ng ina-anodize natin na material. Yung pag-compute nito, kunin mo lang yung surface area per square inch kasi yan. Meron tayong software sa Google na tinatawag na 720 rule anodizing calculator. So, input mo lang doon kung gaano kalapad yung ina-anodize mo na material. Tsaka, siya na yung magko-compute kung ilang volts at amperes na gagamitin mo para sa ina-anodize na material. Yung purpose naman ng bumubula, siya yung nagmi-mix ng ating solution. Hindi kasi pwede na stagnant lang yung solution natin. Dapat medyo gumagalaw siya kasi yung mga bubbles galing cathode papuntang anode or from anode to cathode dumidikit mismo sa material natin. So hindi dapat na may bubbles na dumikit sa material natin kasi iiba yung hindi pantay yung pagbuo ng layer ng anodizing natin sa mismong parts. So ganyan lang siya, pinapabula lang para mag-move yung solution natin. Babadalan natin ng mga isang oras kasi doon mo naman makikita sa calculator kung ilang oras yung kailangan mo. Depende sa thickness ng layer na gusto mo. After nito, magpapakulo tayo ng dye. Gagawin namin gold para pwede nating i-print the in case na joke lang. Gold lang na color kasi yun yung order sa atin ng customer. Ganito lang ka, no? Ganito ka mabusisi yung pag anodize kasi maraming proseso ito. From bapping to degreasing. Basta natin. Hintayin na natin na matapos yung 1 hour at saka kukunin natin ito. I-lob-lob natin sa ating dye ng mga 10 minutes. Dapat talaga yung pag-anodize dito tama yung temperature from anodizing natin, tama rin yung temperature at saka yung pag-sealing mamaya. Papakita ko rin. Ito na yung dye. Yung temperature niya is 142 Fahrenheit. Susubukan natin lulub yung material natin. Ilang minutes? 10 minutes lang. Ayan, naging kulay ginto. 10 minutes pa para mas lalo siyang titingkad. Ayan, gold na siya. Social na offset, gold. Golding. Ganda ng kulay. Parang gold. Ano dong? Tingin mo dong? Parang golden dong? Parang gold. Na golden. Ayan. Hintayin na natin mga 10 minutes. Tsaka isi-seal natin sa boiling water. Hello. Ito na. Mag-assemble na tayo ng converted natin na CO2 to PCP. Yung unahin natin yung adapter, ipasok natin dito sa tube ng CO2. Ito, naputulan na.
i-scroll lang natin. Ayan, may ma-feel ako na medyo masikip konti, pero okay lang yan. Nagsisil yung, ibig sabihin, nagsisil yung o-ring natin. Tsaka gamit lang tayo ng 12mm na open wrench para higpitan natin ito. Hand tight lang ito ah, huwag masyadong mahigpit kasi hindi naman kailangan. Next is, ito na yung gintong offset natin. Tara! Ayan. Yung maganda dito is na-anodize siya. Mas hindi siya magkukorrode at saka scratch proof siya. Hindi basta-basta magagasgas. Oh. Yun yung finish niya. Diba ang ganda? Pag na-anodize, sa part nito pala, parang hindi siya na-penetrate ng anodizing kasi dito tayo nag-attach ng holder natin. Pero dito sa kabila, hanggang loob ng mga thread, na-anodize yan. So, may protection tayo sa corrosion. At medyo matibay siya kasi notice ko pag na-anodize, hindi siya basta-bastang magagasgas. So, ito na. Ipapasok na natin. Let's bolt in! Ayan. Fit na siya. So, yung offset natin, ganito na siya. At saka, maglalock tayo ng 6mm na Allen dito sa dolo. Ayan. Ito. Katulad nung nasabi ko sa inyo nung part 1, yung offset natin, pwede natin i-adjust. Halimbawa, ito yung top ng tube natin. So, i-align lang natin. Align. I-align lang, tsaka natin higpitan. Ayan. Fit na siya. Oh. Walang problema kahit ilang ulit natin i-unscrew. Okay lang yan. Pwede natin lubagan at pa-coatin. Hindi ito maglilik. Kasi yung dalawang o-ring yung nagsisil dito. So, tanggalin muna natin. Subukan natin kung yung o-ring natin hindi nasugatan ng butas ng porthole natin. So, yung sa bypass. Ayan. Mag-check ako sa o-ring. Ayan, okay siya. Hindi siya nasugatan. So, ibig sabihin, hindi kinain ng butas natin yung o-ring. Pinasok ko yun na walang silicone oil. Yan yung butas natin niya. Tinanggal ko yung mga sharp edge niya. Lalagyan natin ng oil. Mas maganda silicone oil. Ayan. Saka dito. Try natin ipasok. Oh, ang smooth. Smooth siya, pero hindi siya maglilik. Kasi tama yung sukat ng o-ring natin. Ilalock muna natin, saka subukan natin lagyan ng regulator. Ayan. Gaya na sabi ko, pwede natin ma-adjust anytime yung vertical na alignment ng offset natin. Lagyan natin ng gauge. Ayan. Pogi na. Pogi. Tsaka lagyan natin yung regulators. Sandali, wala pa tayong o-ring dito. Dapat maglagay tayo ng o-ring dito. Kuha muna ako ng o-ring. Ito na. Yung pinaka the best dito is yung o-ring na ginamit ko dito sa regulator natin. Yun din yung size ng o-ring na ginamit ko dito sa adapter natin. Subukan natin mag-fit siya.
Ayan. Maganda yung fitting. So, next kong gagawin is a-align ko lang ito na mapunta ito sa taas. May binabawasan ako dyan na para ma-align natin yung gauge. At saka yung fittings natin na mapunta dito sa taas. Pero ito na yung forma ng ating converted. Lagyan natin ng tank. Ayan, fit na lahat. Hand-tight lang lahat. Pero siguraduhin natin, yung gaya ng sabi ko, hindi tayo maglalagay ng hangin unless maluwag dito sa isang part o kahit saan na part para safety din. Mahirap kasi pag nasabugan tayo eh, hindi natin alam kung may matitira pang daliri sa atin. So, ito na. Naka-install na yung offset natin. Gintong offset. Pwedeng iprenda sa Cebuana. Joke lang mga bro. Ito yung type ng customer ko eh. So, ayan na. Yung sukat natin sa last video, dito sa taas, pantay siya. At shoutout pala sa Ortega Brothers, mga mekaniko sa Libata, Waklan. Ito yung shop nila. Kung sino yung malapit sa kanila, pakibisit na lang. Kung may sira yung mga motor nyo, kailangan nyo ng magaling na mechanic. Nandyan, contact lang si JL Ortega at kay paring Emmanuel Peldonia ng Bacolod City. Si paring Manuel balang araw may pwede nyo abangan nyo. So hanggang dito na lang, bye bye.